guys, Brian here, and welcome to Taurus TV. Hi guys. So ayun, feeling ghost hunter ako. So gusto ko talaga magkaroon ng ano eh, ng content na parang ghost hunting sa gabi tapos syempre mag-isa lang. Kaso alam ko ah, bawal dito. Hindi ko alam kung bakit. Pero dahil may nakita kasi ako isang lugar dito sa Ulsan lang din. Parang siguro apat na barangay to. Na wala na halos nakatira. Lahat ng bahay, lahat ng establishment, lahat sarado. Hindi ko alam kung bakit. Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga lugar na to. Kung ano yung itsura ng lugar na to. Para talagang ghost town, as in ghost town. Tapos may mga nakalagay na yung bahay na to is closed na. At mga lahat nakakadena. So tingnan nyo ah. Thank you.
sabi ko ng isang lugar eh talagang walang nakatira. Walang kuryente dito, halos lahat ng kawad ng kuryente putol. Ito, katulad nito. Gusto ko pumunta ng gabi dito. Kaya lang, hindi ko alam kung pwede. Ewan ko. Makita ko sa inyo iba. Hindi ko na gagawing pumunta dito ng gabi o pumasok sa isang lugar o sa isang bahay dito na sarado kasi dahil dito. Yan. So, ibig sabihin nito ay parang no entry. Huwag kang papasok kasi kung wala ka man talagang kailangan, pag pumasok ka dyan, pwede kang makulong ng tatlong taon tapos magbabayad ka pa ng 500 million won. Kaya 500 manon. Kaya huwag ka na lang pumasok, huwag ka nang tumuloy. So ito pa, mga gamit nagkalat. Ayan, katulad niyan. Ito yung mga establishment, mga laundry shop, restaurant, at saka salon, mga nagsara din. Tapos yung malalaking mga apartment katulad nito, yan, villa, mga nakakadena. So bawal pumasok. Ayan o, bawal talagang pumasok. So lahat talaga walang nakatira dito. Ito, mukhang maganda pa tong apartment na to, pero hala, sarado din. Kahit yan yung malaking building na yan, sarado din yan. So yun nga, pakita ko na lang sa inyo yung buong lugar ng ghost town na to. So kung may makita kayo, ha, kakaiba, alam nyo na.
you. So yun na nga, yun yung mga bahay dito na sarado na kasi siguro government property na. Inilipat na sila sa ibang lugar kasi sa katabi nitong lugar na to, itong mga siguro village tawag nila dito sa lugar na to, maraming bahay ang wala nang nakatira. So nilipat na siguro sila dun sa katabing lugar lang din na mayroong mga bagong tayong building, mga bila. Pero bihira na lang yung mga bahay na katulad nung mga nakita natin sa video. So yun. So hindi naman ganung nakakatakot kasi umaga. Pero hindi rin ako pwedeng bumalik dito sa gabi dahil lahat ng mga CCTV sa kalsada ay gumagana. So dito lang sa gawin na to yung blind spot ba na hindi nakikita ng CCTV sa mga nakakabit din sa mga poste. So yun. So yun lang ang meron dito. So gusto ko man sana bumalik sa gabi kaya lang baka mapahamak pa ako. Sige, so sana nag-enjoy kayo sa lugar. See you on my next video. For sure, kaya siguro didemolish siguro yung lugar na yon. Kasi may mga bagong building na sa katabi. Baka nagsilipatan doon or nilipat sila. Yan, so kanina mga bandang hapon, nagpunta ako dun sa Ulsan sa may ghost town nga. Ngayon, umaga pa lang, kahit umaga, kahit may araw pa, nakakakilabot yung lugar kasi wala talagang taong dumadaan doon. Sasakyan meron, tapos walang nakatira. So kung gusto nyo makita yun ng gabi, mag-comment kayo kung gusto nyo puntahan ko yun ng gabi. Tapos tingnan natin kung ano itsura niya sa gabi, tapos kung mas nakakatakot pa. Medyo delikado din kasi kapag pumasok ako dun sa isang establishment o bahay, pwede ako makulong or magbayad ng penalty na 500 man. O 5 million yan, 500 million. Tapos 3 years na kulong. So hindi ako papasok, titingnan lang natin siya sa gabi. Kung gusto nyo. Sige, see you. Alam ko na kung sino magko-comment eh, para pumasok ako doon. Alam ko na.